Bakit ako lang ba't sasagot, no? My question to... One, two, three, go. Ang tanong ko ay tungkol sa pera. Okay lang ba? At ito ang aking katanungan. Gaano kahalaga sa ating mga OFW sa'yo? Sa'yo lang. Gaano kahalaga sa'yo na dapat may, kahit pa paano, may natitirang 10,000 baht or 16,000 pesos sa yung ATM or savings account? Of course, it's very important because it is what we call emergency fund. You didn't know what will happen next day. So, like, it's okay na, it's very important rather na may pera kang nakasave. Whether how much it is, as long as you have. Kasi, di mo malalaman kung ano yung ano eh. The next day or, tulad yan, kung gusto mong magala or something, ano. May ano ka, may pondo ka na you can buy whatever you want. Like, sometimes you're craving with something and then wala kang pera. So, di ba, parang, ano yun sa'yo? So, it's very important as an OFW. Kasi, we are alone here. Although, we have, ano, companion. But, iba pa rin yung ano sa Pinas eh. Iba pa rin yung environment and everything. So, it's better na mag-save ka for your, ano, para din sa happiness mo. If, ano, kung ano man. Yun lang. Wait lang. Natanong ko to kasi may mga OFW na kapag sweldo, send agad lahat. Walang tinitira. Kaya... Kaya yung tanong ko is, gaano kahalaga sa isang OFW na katulad mo na dapat mayroon ka pa rin natitira kahit 10,000 baht nga or 16,000 pesos sa iyong savings? Sagot. I think ang hirap ng tanong at saka ang laki ng ano, ang laki ng amount na kailangan mong itira, 10,000 to 16,000, parang ang hirap mag-savings ng ganung kalaki. Para lang sa mga baguhan na katulad ko kasi parang it's not enough for me to save that money because the starting salary is not really high, so it's not an ideal for me to save such amount to save 10 to 16,000 k. But for me, if it's very important to save money for you to have, like, if you need something and or like some or like your family, yeah, for your, like your family want to ask you something or want to ask you money so that you can give them, you can help them. So it's very important to save and to have money for yourself, not for yourself, but because if you want something to buy, if you want something to go out, you can have your money because you cannot go and you cannot buy something if you don't have money. So it's very important to save money. That's all. Bago sagutin ni Rico yung tanong, yung totoo, magkano ang laman ng savings mo? At second question, yung una kong question, how important it is to have at least 15,000 pesos or 10,000 baht in your savings? Ako kasi, Chris, sasabihin ko sa'yo, mukha lang akong mapera, pero ang totoo niyan, marunong lang ako magdala. I know how to make gastos of my money. Alam ko kung saan pupunta yung pera ko. I mean, ini-enjoy ko siya kasi pinaghihirapan ko. Kung tatanungin mo kung meron akong 10,000 or 60,000 baht, of course, dahil ang tagal ko na dito sa Thailand, yung laman ng bangko ko ay akin na lang, no? Hindi, kasi confidential fund yan. Ang importante, Lumagpas ba sa 16,000 pesos? Yun na lang. Of course naman, oo. Hindi naman, I mean, kasi pag may emergency, di ba? Wala naman tayong pwedeng takbuhan eh. Nahihiya tayo sa mga friends natin. At least kahit papano, pag hindi naman, I mean, kailangan, wag natin gastos eh. Pero pag emergency, why not, di ba? And hindi lang naman sa akin, halimbawa sa family, di ba? Hindi ka magkakadarapan na mga tok mo kani-kanino. So, ang pinupunto ko lang dito, guys, is mas maganda pa rin talaga yung may savings ka. Kasi, syempre naman, for almost 11 years na ako dito sa Thailand, parang kasalanan ko naman na kung wala pa ako kahit papaanong na-save. Hindi man kalakihan, at least
may mabubunot ako just in case. Ha? Pero iba-iba tayo eh. Kumbaga, hindi mo din mabiblame yung mga taong walang savings kasi marami silang responsibilidad. Ako, as a single person, of course, breadwinner, eh kahit pa paano, hindi man ganun kalaki, may mabubunot tayo kapag kinakailangan. So hindi ko to sinasabi para just to, you know, to show off or maganito. I mean, pag OFW tayo, isa sa pinakamahirap at challenging yung mag-ipon, which is true talaga. Pero sa part ko, dahil single ako, wala naman akong binubuhay na anak or asawa, pero may mga pamangkin ako or may nanay ako tsaka tatay ako na pinapadalhan ko pa din naman. Kasi kung susuluhin ko lang naman talaga yung pera ko is as in talagang masayang-masayang-masaya ako. Pero masaya ako na nakakapagbigay. And ang maganda doon, meron kang investment kahit papaano. So yun lang naman, Chris. Pero ikaw, Chris, at tatanungin kita, ha? How about you? Ikaw? Ibabalik ko sa iyo yung tanong mo, ha? Although alam ko naman yung sagot, no? So, mas maganda pa rin sa iyo manggagaling. Mahalaga siya na may savings. Kasi, tulad ng sinabi ninyong tatlo, sa oras ng emergency, sa oras ng kagipitan, dapat may mabubunot ka. Bonus na lang kung aside from dun sa pera na bubunutin mo is meron kang mga kaibigan na matatagpuan. Pero sad to say, may mga responsibilities din kasi sila sa kani-kanilang buhay, sa kani-kanilang pamilya. So, nakakaya. Kaya, kung pwede, higitan nyo pa yung sinabi kong savings amount. Pwedeng dagdagan nyo pa 10,000 baht or more kung pwede. Pero, parang yung case ni Sir Russell na umpisa pa lang, normal lang yon. Anyway, wala namang problema kasi mayroon naman siya ditong labi-dabs na susupport sa kanya. Nagsusupport sila sa isa't isa. Yun lang. Next question. Yan. Next question na, B. Post mo na. Sayang, baka maubusan ng gigabytes yan, ha? 256, B. Ikaw na, B.